Alright, good morning everyone. Ang lulutuin ko ngayon for today is puso ng saging. Actually, na-chop-chop ko na siya. Hindi ko na po siya kinuhaan ng video. So, heto po yung mga sangkap niya. Garlic, onion, at saka konting salt. Kalahati ng spoon ng kutsarita. Tapos, eto na po yung pinaghiwa po na puso ng saging from my bakod. Hinugasan ko siya together with the salt. So, 3 times ko siya hinugasan para matanggal yung kanyang dagta. And of course, kasama nito ay ang Century Tuna Spicy kasi mahilig ako sa Century Tuna Spicy. So, now start natin ang kawali. Painitin. So, mainit na siya. Pasensya na po kayo, yung kawali ko is maitim. So, napakatagal na po kasi niya. Lalagyan ko na siya ng mantika kasi mainit na. Oops! Ganyan lang po kakonti. And then, pag mainit na po yung mantika, start na po natin na ilagay ang bawang. Wait. Yan po ang aking kusina. Munting kusina. Kasama ng aking tindahan. So, ayan. Palagay ko, mainit na ang mantika. Mausok na siya. Ilalagay na po natin ang bawang. There we go. At pag medyo brown na po yung bawang, ilagay na po natin ang onion. Actually, itong bagwang, mga apat na butil po siya. Kasi mahilig ako sa bawang. Depende po sa inyo yan. Kung gusto niyo ng 2 or 3. Yan. Yan. Mahilig po ako magluto. Actually, wala naman po akong ginagaya. Minsan, sariling ideya ko lang yung ang pagluluto. Kasi, madalas kasi sa buhay ko eh, mag-isa lang ako. So, kung ano lang maisipan ko na malasa para sa akin, yun ang lulutuin ko. Now, ito ay aking na-invento kasi nga meron akong puso ng saging sa aking paligid. Sabi ko sa sarili ko. Siguro yung taste niya, kapag nilagyan ng Century Tuna, puso ng saging, magiging masarap. So, hindi naman po ako nagkamali. So, ngayon, isinishare ko po sa inyo yung recipe na to. Napakasimple lang. Kasi, you know, hindi ka gagastos ng malaki. Lalo na sa panahon ngayon, sobrang mahal ng sibuyas. Oh my God! Ayan. Sobrang mahal siya. Ayan. Ngayon, after nyan, siguro mga 1 minute lang, haluhaluin. Ilalagay na po natin ang aking puso. Lulutuin ang aking puso. Napakasusansya nito kasi puso ng saging. Good for the heart daw talaga. Kasi yan. Haluhaluin natin. Oh! Okay lang natin yung apoy sa medium. Okay. Pwede nyo rin lagyan siya ng daing daw, tsaka gata. Pero ako, syempre napakasimple ng luto ko. Okay na sa taste ko to. At napakalasa naman kasi Century Tuna ang nilagay ko. Ilalagay ko pala. Century Tuna. Yan. Alam mo, marami ako nagagawa sa Century Tuna. So, next video ko, i-share ko naman sa inyo kung ano pa yung mga ginagawa ko sa Century Tuna at mga na-invento ko. Invento ko na naman sa kusina. Ayan. So, minsan, masarap din pala mag-isa kasi, alam mo yun, nakakaisip ka ng something na kapakipakinabang sa nature. Ayan.
Lalo na kasi nagtitipid ka sa panahon ngayon, bili ka ng bili, ng pagkain sa ano, eh, meron ka ng lupa na may mga tanim. So, pipitas ka na lang doon and then, ayan, makakatipid ka na sa iyong ulam. Actually, spicy to. Ang anak ko hindi kumakain ng puso kasi she's only 7 years old. Medyo yung taste niya is yung mga chicken, ganito, ganito. But then, napakalaki ko kasi gusto niya yung lasa ng century tuna. Pero yung ulam niya is century tuna din, pero hindi spicy. So, ito yung magiging ulam niya. Kanya lang kasimple, i-open lang yung century tuna na to, and then lalagyan niya lang ng salt. Ulam niya na, grabe, minsan nauubos niya to. Sabi ko magtipid ka para for tonight. Ayan. Anyway, luto-luto lang. Gisa-gisa lang tayo. Ayan. Ako gusto ko after mo mag-isa to, siguro mga 3 minutes, lagyan ng konting tubig. Ayan, medyo malabo ba? Lumalabo siya. Lagyan natin ng konting tubig. Aking palagay para mabilis siyang maluto. And then, lagay na rin natin ang asin. Asin kung napakakikonte. Ayan. Siyempre, huwag tayo masyado sa asin. Pero depende rin sa panlasa niyo yan. Oops! Meron pa pala akong nakalimutan. Mas masarap pa pala ito pag nilalagyan ng paminta. Pamintang durog. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa spicy. So, dadagdagan pa natin ng pamintang durog yan. All right, ayan, after 3 minutes to 4 minutes, ilalagay na po natin ang aking spicy century tuna sa aking puso ng saging. Ayan. Ay, napaka-healthy po niyan. Sobrang light na light ko talaga itong century tuna kasi napaka sarap po siya panlasa. Ang dami pong magagawa nito. Marami po akong nagagawa sa pagluluto nito. At sinisimot ko pa, syempre. Simot na simot yan. Ayan. Ihahalo ko lang po siya niyan. At magiging malasa ng aking puso ng saging. Pwede nyo rin hulagyan ng patis, pero I prefer salt, rock salt. Ayan. Tapos, another 1 minute po siya. Ayan. Another 1 minute po. 1 to 2 minutes, ganun. So, kailangan malambot yung puso ng saging. Oh, of course, bago ko siya takpan, lalagyan ko na siya ng paminta. Ayan, ganyan po karami yung isang buong paminta ang nilalagay ko. Kasi gusto ko po yung smell ng paminta while I'm eating. Tsaka, pampagana talaga siya sa pagkain. Alam niyo po, minsan nilalagyan ko pa yan ng extra sili. Eh, napakarami kong sili sa aking bakura. Kaya nga, heto, nakapitas nga kami ng marami niyan. Maraming marami pa. Nasasayang nga lang eh. So, yung iba pinamimigay ko. May tanim ako sa harap ng tindahan. Ayun, bahala na kung sinong kukuha doon. Sa loob ng bakuran, marami din. So, ayan. Ganyan-ganyan lang po. And then, pwede na po natin siyang takpan for 1 minute. At pwede na po siyang hanguin. Ayan. 1 minute pa po niya. Alright. Ito na ang ating century tuna with puso ng saging. Pipitas ako nito. Ito, kinakain ko rin to. Oh. Yan.
Ito ang halaman na pansit-pansitan ang tawag. Kinakain ko to super substantial at napakarami nitong benefits sa katawan. So, I will share to you next video kung paano mag-prepare nitong salad na to without cooking. Ayan. Okay, eto na po ang ating nilutong century tuna with puso ng saging. Well, of course, nakuha ko ito. Hinugasan ko ito. Ilalagay ko siya sa tabi. So, ganyan lang naman yung presentation ko. Para siyang gabundok, no? Gabundok, tapos meron siyang lava sa gilid. Ayan. So, kakain na kami ni Nathan for the lunch. And, tara. Matikman na to. Alright, ayan. Start na po kami kumain ng lunch. Ito pong ulam ko. Ayan, ang aking niluto. Tapos, may nabigay po sa amin nito. Ayan, thank you very much. Paborito ko rin to kasi gulay na naman. Well, at ito naman ang ulam ni Nathan. Fresh from the can. Nasa labas po kami sa garden. Ayan. Hindi po siya spicy kasi yan po yung ano niya. And then, yan ang gusto niya. With the salt. Rock salt. Ayan. So, mabubuhay na po kami dalawa. Kasi ganyan lang po kasimple ang aming pagkain dito sa garden. Ayan. So, guys, kakain na po kami. Pero, pakita ko muna sa inyo paano ko subo ito. Ang aking paborito. Masarap talaga siya. Alam nyo, minsan pinapapako lang ito. Kahit walang rice. Ganun din siya na itam. Yan ang century tuna. Masarap talaga siya. Okay, bye for now. Bye. And thank you din po sa mga nagbigay ng ulam yesterday. Aling Janisha and Mr. Peter, napakabait ng aking mga kapitbahay. Pag mabait ka sa kapwa mo, talagang ibibless ka rin nila. Thank you so much.